ika-anim ng Hunyo, Sabado sa 9 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga guro ng batas na gustong lumakad na nakabarong at batiin ang mga tao sa liwasan, at mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga handaan at sa sinagoga. Nang ubos sila ng mga bahay ng mga biyuda at nagdarasan ng mahaba para may idahilan." Napakatindi ng magiging hatol sa mga ito. Naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman at tinignan ang paghuhulog ng mga tao ng pera para sa templo, at may dumating na isang pobreng biyuda na naghulog ng 2 barya. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ng inihulog ng biyudang ito sa kabangyaman. Naghulog nga ang lahat mula sa sobra nila, pero siya na may mula sa kanyang kasalatan, inihulog nga niya ang lahat ng nasa kanya, ang mismong buhay niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, inihulog nga niya ang lahat ng nasa kanya. Noong kapanahunan ni Jesus, ang isang babaeng wala nang makakasama sa buhay ay maituturing na biyuda. Isang ulila, nag-iisa. Hindi maituturing na biyuda ang isang babaeng namatay ng asawa ngunit meron pang mga anak at kamag-anak na makakasama sa buhay at mag-aaruga sa kanya. Kaya nga nasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ibinigay na ng biyuda ang kakaunting meron siya, ang kanyang ikinabubuhay. Pinakadakila nga siya dahil ibinigay niya sa Diyos maging ang kakarampot na kabuhayan na mayroon siya. Dakila siya sapagkat sa gitna ng pag-iisa at kawalan kasiguruhan, nananampalataya siya sa pagkalinga ng Diyos sa kanyang buhay at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Ang Diyos ang bubuhay sa kanya, kaya't ipinauubayan niya ang lahat sa kanya. Pagsasagawa, ano ba ang ibinabalik natin sa Diyos? Yung sobra at hindi na natin kailangan? O ang ganap na pagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit na ibalik natin o ipaubaya sa kanya ang kaunting mayroon tayo?